told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hello guys, good morning. Motomodifier here, nagbabalik. Yung pupunta natin ngayon ay breakfast ride, bandang Marilaca, bandang Infanta, pero hindi pa ako sure kung saan kami dadiretso mamaya. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going. Hi guys, nandito tayo sa Pasig City Hall. May mga hinahantay pa kasing kasama, kaya dito kami ngayon. Yung breakfast ride namin guys, ginagawa namin to weekly or monthly, depende. Kasi nga, nakakakon din eh. Nakaka-stress din yung puro trabaho. Minsan, huwag natin na sabihin na ipinanganak tayo para magtrabaho. Minsan, gumala din tayo. Kung ayaw kayong payagan ng mga misis nyo sa pagra-ride, isama nyo. Ganun lang yun, para payagan kayo. At sa akin, pinayagan naman ako. Yung back ride ko ngayon, yung kaibigan ko rin. Still ride lang para may baon pa pauwi. Laging finish line kasi ng isang biyahe ay sa bahay. Yun yung laging iisipin para makakauwi kayo ng buo. Kaya dito kami dumaan, may susunduin pa kaming kasama namin. Then guys, mamaya update ko na lang kayo. Pag doon na kami sa Maluwag, medyo traffic pa sa lugar na to. Hello guys, dito na kami sa Bungad. Enjoy na lang natin yung daanan. Yung setup nga pala natin guys, naka 17 grams tayo, which is mabigat pa din. Kasi yung stock ng ADV natin, 20 grams. Pero nagpalit tayo ng 17 grams para kahit papano. Okay, pero yung required talaga, hindi naman totally required. Pero pag may angkas ka sa mga ganitong daanan, medyo may mga uphill. Siguro mag-combi ng 15, 17 or straight 15. Mas maganda yon. Naka-center spring ako ng 1,000, then naka-stock na clutch spring. Okay naman. Saan na to? Di ko alam saan lugar to. Off-road yan eh. Design talaga pangakyatan niya. 150 CRF. Yung 17 grams nga pala guys, okay din siya. Okay din yan sa akyatan. Kahit may angkas ako. Ilang kilo mo, Bear? Kilo? Oo. 74. 74 yung angkas ko. Ako, hindi ko alam, nakalimutan ko na. 70 plus din yata. Okay din siya guys sa akyatan. Kahit papano nakakasabay. Pero kung gusto niya talaga para hindi kayo mahihirapan sa mga ganitong uphill, baga maglo-long ride kayo, 15 grams, yun, sulit yun. Then, kung nasa titi na kayo, ibalik nyo lang ng stock or 17. Kasi kahit papano, mas matipid pa rin yung 17 grams kaysa sa 15. Kasi yung 15, magaan yun. Kaya mas magastos yun sa gasolina. Kaya yung setup natin guys, naka-confa ako, naka-crash guard, na red moto shield, naka-top box. At the same time, may mga laman yung U-box natin. Okay siya. Okay naman. Ang hindi nga lang dun kagandahan sa 15 grams ay possible mawawala yung top speed natin. Pero okay pa naman. Hindi naman natin kailangan ng top speed kung ganitong mga lugar. Iniisip ko na ko. Lamig. Yeah guys, enjoy natin yung daanan, nakikita nyo. Very relaxing.
kumbaga, mag-stress ka lagi sa trabaho, minsan, i-treat mo rin yung sarili mo sa pamamagitan ng pagra-ride. Tulad nito, na-enjoy mo yung daanan. Hindi lang puro trabaho yung isipin mo, nakakapagod yun. Uy, may hati yung daanan. Yan, nakikita nyo guys, mga big bike. Dream bikes natin yan, big bike. Sa ngayon, wala pa tayong budget. So, tis-tis muna tayo sa mga small bikes. Gusto ng lugar, oh. Dito na kayo guys, boso-boso. Boso-boso, anong lugar to, Ber? Boso-boso, Antipolo. Boso-boso, Antipolo ba yun? Kayo na i-comment nyo na lang guys, sa baba. Kung tama nga yung lupa namin. Antipolo. Kita nyo yung kasama namin nagbabanking. Kasi nga, may camera tayo. Ayun oh. Oh, ayun po, sarap oh. Hey guys, maraming nagbabiyahe pag ganitong linggo. Kaya ingat-ingat din tayo guys. Sarap ng lugar dito mga guys. Saka minsan dapat aware din tayo sa mga tumatawid. Mga tumatawid na mga tricycle, aso. Kasi nga kung nag-enjoy kayo masyado na daanan, minsan nawawala na yung focus nyo sa daan. So baka ma-miss kanyo. Ma-miss look yung mga bagay na biglang tumatawid. Kahit pa paano, ride safe pa rin tayo. Yan guys, yung mga nakakatakot. Yung mga nagmamabilis. Linggo kasi ngayon, bandang Sierra Madre. Marilaki. Dami talagang mga nagbabanking-banking. Kaya dapat maingat. Mag-iingat talaga tayo. Kung hindi ka maingat dito, delikado. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to then guys, dito makita tayo. May checkpoint doon, na army checkpoint lang naman yata. Kasi nga, parang target nila ay yung mga nakaw na mga motor. Kaya hinahanapan ng mga lisensya, pero wala namang hinanap na war CR eh. Kaya siguro sa mga taong hindi lang legal na mag-drive, yung taong mga walang lisensya. Kaya dapat maging responsable pa rin tayo sa daanan. Ito yung lugar kasi na to, pugad ng kwanto. Mga basta yun na yun, alam nyo na. Side to hood, alam nyo na yun. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... Eh dapat, enjoy lang yung ride kahit nasa Marilaki. Huwag side to hood. Para makakauwi pa tayo ng buo. Ayun, PCX. Shoutout sa'yo kuya. Unahin na natin yan. Ayup. Bonking bonking. Kapagod magbike dito. I know you told your friend.
Ano nangyari dito? Ayun guys, may truck na boom. Walang ano nangyari. Wala na, hindi na makakaalis. Yun yung guys, yung nangyari dito. Palo-palo. Hindi na makaalis, ang haba kasi. Umangat na yung gulong niya sa likod, kaya wala nang... Laki na na. Sarap niya na. Kaya pala, akala namin checkpoint pala. Yung truck na mahaba, anong tawag doon, Ber? Umangat yung gulong niya sa likura kaya hindi na siya makaalis. At doon pa sa gitna ng kalsada, naka... Andahan tayo dito guys, ang daming nagmomotor. Dapat yung pag nagra-ride ka dito, yung may baon pang pauwi. Tayo puro kung dito pasikat. Walang magbabayad ng buhay mo dito. Oh, maganda yung lugar, kaso sandamakmak din yung driver, rider. Dito na kami nga, di ko alam, marilaki na nga ba ito? I-comment yun na lang sa baba kung talagang marilaki na nga ito. Breakfast ride nga namin pala to. Pero di namin alam kung saan papunta. Susunod na lang tayo sa mga kaibigan natin. Responsable pa rin dapat tayo sa daanan. Ayan natin sila kung ano yung ginagawa nila. Ayan guys, sa mga nagtatanong kung kumusta yung ADV 150 sa uphill kasama yung backride, kasama may angkas. Pag may angkas, 17 grams yung bola natin, okay lang din naman. Okay siya. Hindi naman siya nahihirapan. Pero kung gusto niya talaga lumakas at may kompa kayo, may panlaban sa mga pangakyatan ng bundok, mag-go kayo, mag 15 grams. Ito kasi 17 grams nilagay ko, mabigat pa rin to eh. Kaya yung stock kasi ng NMAX, 15 grams lang yata. Magaan yun, kaya masyado mas malakas yun sa mga akyatan. Ito, ang wala. Ayop, panlakas. Lakas ng hangin, ayop. Ang 17 grams kasi fuel efficient siya, matipid siya sa gas. At the same time, chill ride lang siya. Hindi nahihirapan yung makina. Hindi nang gigigil yung makina pag 17 grams straight. Pero kung gusto niya talagang yun nga, pag mag-set 15 grams ka, may kwan yun, may consequence, may kapalit. Ito guys, puro uphill. Kaya kung balak nyo mag-ride dito, ready nyo na yung motor nyo. Daming uphill. Pag pabalik nyan, sarap na nyan. Ayun po, Ducati. Monster, Javel, di ko alam ano yan. Ducati. Kaya nga kung anong Ducati yan, anong model. Eh guys, hindi tayo magaling sa banking, kaya nod-nod lang tayo. Ang gastos sa gasolina nito, nung puro akyatan. Grabe ang hangin dito. Yan o, lalagayan ng sticker ng mga vlogger o.
Yun guys, nakikita nyo. Yan si boss dyan. Kasama niya si Madam Donna. Nakakatakot yung hangin, no? Ayan guys, daming nagpipitik. Daming pitikiro dito. Hahanapin na lang siguro natin. Daming nagpipitik. Hahanapin na lang yan natin. Sa Facebook. Yung pitik natin. Lamig, gayop. Nasa ulap na yata tayo eh. Ayan guys, puro akyatan kanina. Ngayon pababa na naman. Daming banking, oh. Ayan, nagpipitik. Mag-high sana tayo. Mer, kaway-kaway ka pag may nagpipitik. Dapat pag andito ka, chill ride ka lang lagi. Nasa ako na tayo. Big C. Ito yung kinakatakutan ng lahat. Kinakatakutan? Kinakakuan pala. Hinahanap ng lahat. Aso, madami na rin na disgrasya dyan. Strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, camping. Camp tayo dyan, boss. Overnight tayo dyan. Maganda siguro mag-overnight dyan, no? Pero na-arkelan ba yung tent na yan o kailangan mo magdala? Hindi ko sure eh. Oo, yun ang ito pong boy. Bawal yan. Pumutol na talaga sa ano. Pinutol yung buhos o. Eh! Ang galing. Nga na? Pinutol yung bigas. Bagsak yan. Iubre yan. Bakit? Pumutol yung buhos. Dapat chase ang buhos yan. Magdalas ko. Hindi ko yung portal ko dito. Wala namang engineer dito eh. Kung mga two story, sige mo pwede. Pag sa building mo ginawa yan. Ano? Ha? Yang gas mo sinover, sasabay kita. Ang gas mo sinover. Ang bigatan ako eh. Nakatambak pa, nakakrash guard pa. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some
do.